prior to this eliminator, sabi niya, titigil na daw siya ng boxing. Hindi niya natanggapin yung eliminator kasi yung gastos daw namin, nahihiya na siya. Ang tinitignan lang kasi ng tao, yung laban, fight night. Hindi nila masyadong binigyan ng attention yung preparation and doon lang nare-realize ng tao, shit, nag-training pala to nung Pasko. Mm-hmm. Diba? So as a coach and someone who is there day in, day out, diba? Ito yung mga bagay na hindi nakikita ng tao sa social media or so kung anong post eh. Paano mo kinokontrol yung vibe nung gym wherein ang utak ng tao, holiday mode, pero kayo, lalong-lalo na ikaw, lalong-lalo na si Christian, si Benny, si Roda, kailangan magtrabaho. Ano yung mentality ko kasi habang yung ibang team or ibang mga coaches or boxer nagpapahinga, kami ayaw namin magpahinga. That's our advantage. So every holidays, makikita mo talaga yan. May post talaga ako, nandito kami sa gym. Just letting you know, we don't take holidays. So ganyan yung mentality namin. So habang wala yung iba nagpapahinga, kami magdo-double time. Just like what happened during pandemic, alam namin iba nagpapahinga, kami nati-train kami para makapromote, para una kaming makapromote. Nung una na kami nakapromote, syempre yung ranking, taasan lahat yan kasi lahat hindi lumalaban eh. So yan yung mentality namin. Pag yung iba papahinga, kami tatrabaho kami two times. Kaya pagdarating namin yan eh, masaya kami dahil yun, papahinga yung kalaban natin, tayo, insayo pa rin. So, at one step ahead kami. Speaking of this campaign, pakikwento naman sa mga tao, ano yung origin story ni Christian Araneta? Yan, marami nag-message sa akin yan eh, para nakikita nila yung highlights, nakita nila yung mga previous na laban. Ano ba yung kwento behind Christian Araneta starting his career, tapos paano siya napunta sa Omega Boxing Gym at paano mo tinanggap si Christian as a boxer nung nagsisimula pa lang siya? Yung si Christian, galing sa probinsya yan ng Bourbon. Mm-hmm. Kaya yung tinatawag nilang Bourbon, di ba? The Bourbon left or right hook niya. Mm-hmm. Bourbon, isang probinsya sa Cebu. Tapos si Christian ay nakita lang yung noong that time, yung Omega is nagpo-promote sa mga probinsya. Wala pang boxers yung Omega. So nagpo-promote lang sila para mabigay ng Omega painkiller, efficacent oil. So part of the marketing yan. So nakita nila si Christian, ganun-ganun. Sobrang payat na bata. Na ano nila, kinuha nila. Nasa ano lang si Christian, nasa 5 amateur fights lang siya. Pero, amateur pa lang siya, natutumba na yung mga kalaban niya. As in, makita mo talaga may lakas talaga siya. Super, sobrang payat. Pinatawag nga siya yung nickname na Toktoy. Toktoy yan. Ano? Bird. Toktoy. Toktoy. Parang bird na langgam na ano. Yung sa kanila, ba tinatawag? Sa payat yan. Payat na ano. Yung nickname sa kanya. Payatin na bata. Tapos parang mahiyain. Tapos hindi talaga na-expose sa city. Nasa ano na doon lang talaga ba? Nag-dream lang na sana makasakay ng aeroplano. Grabe yan, ha? Tapos dinala siya sa gym namin. Nagsimula siya doon. Simula pa siya doon. Four-rounder. Pero kung titingnan mo kasi siya, para siyang hindi potential boxer eh. Parang wala lang to, palaban lang to ng palaban. Kasi hindi mo, parang ano eh, pagkikita mo, parang malamya, matamlay. Pero tuwing pinalaban siya na outside the promotion of Omega, nananalo. Nanalo siya sa MP promotion, dumayo yan doon, dumayo ng Mindanao, dumayo ng Luzon yan. Nananalo. Kaya yung naging prize fighter na siya ng Omega. Pero yung dating that time, mula pa ako sa Omega. So si yung nag-handle sa kanya, si Coach Pingping Tipura. At si Coach Pingping Tipura rin yung nagbigay ng moniker niya na The Bomb. Kasi ngayon nga, sobrang lakas. Napakaliit-liit na tao, pero ang lakas. Eh doon ang simula ang karera niya. Pagpasok ko, yung nakita ko kasi, may lakas siya kaliwa-kanan. Pero he's a brawler. Kung nakita mo yung, as in, puro lakas lang talaga. Oo, yung mga sinaunang laban ni Christian. Jab, hindi yan gumagalaw. Yung ulo lang, footwork yan. Pero yung lakas niya, nandun na talaga yan. Yung mga uppercut niya, yan dyan na yan. So sa akin lang, dinagdagan ko lang, ginawa ko lang is gusto ko maging balance siya at may jab at may depensa. Yun yung dinagdag ko lang. Mm-hmm. Kasi yung lakas niya, sa kanya na talaga yan eh. Si Christian fights at 108, pero without giving too much, pag nakikita namin yan, tapos pinapanood sa akin si Doc J, mga 120 pounders, di ba?
tumutupi sa kanya, di ba? Doon ay nakikita mo sa nang gagaling yung power punching ni Christian na yun. Ano la, God given yata yan sa kanya lang talaga yan eh. Parang mabilis siya at the same time may lakas, ang ganoon ba? He's tried this entire ordeal 3 times. Kaya parang lumalabas nga 3 times sa charm, di ba? You as a coach and the entire Omega Boxing gym and IPI, after the first 2, di ba? Kasi nagiging fork yan eh sa kahit na sinong coach, promoter, tsaka fighter na sumablay nung una. Normally, pag sumablay kang una, biglang, okay, ang bawi tayo. Tapos, second attempt, kinapos uli. So, yung after the second attempt, how did you keep Christian motivated? Ano yung ginawa mo para kay Christian at para rin sa'yo na okay, babawi tayo third time. Let's push for another shot. Kasi yung iba kasi nagigive up na lang eh. O kaya yung iba sasabihin, bahala na. Diba? Pero kayo kasi, bigla kayong, hindi kayo nag-let up eh. So, what was going through your mind after the second failed attempt sa eliminator ni Christian? Right from the start, we believe in Christian. We believe in his talent and abilities. And hindi pa lahat napapakita ni Christian. If alam niyo naman yan, ganyan yan sa fight world eh. Kung gaano ka kagaling, napapakita mo sa laban mo is like 60%. Hindi naman talaga lumalaban. Iba naman talaga pag sparring talaga eh. Kaya yung potential nandun, nakikita talaga namin. It's just a matter of time kung paano puputok si Christian. Ito, dumating na yung prime niya, prime na sa edad niya, sa lakas niya, sa knowledge niya, sa execution ng mga suntok niya, kuha niya na yung balanse niya. Ayun, kaya alam namin si Christian talaga is, kaya na yung maging world champion. Kaya ito, dumating yung pangatlong pagkakataon, binuhos talaga namin yung suporta namin kay Christian. At yung backstory yun kay Christian, yung problema niya is may mga injuries nga siya, di ba? Kaya prior to this eliminator, sabi niya, titigil na daw siya ng boxing. Kasi nung nasa Amerika kami, na-injured niya yung kamay niya. Hindi ko lang sabihin, basta na-injured niya. Pagkatapos ng mga injury niya, parang matagal yung recovery from America, from Las Vegas. Pag-uwi naman mga ilang months na, hindi pa rin siya nakakabalik. At yung mga sparring siya, sasaktan siya. Parang na-injured talaga. So sabi niya, hindi niya natanggapin yung eliminator kasi yung gastos daw namin, nahihiya na siya. Kasi may surgery yan siya sa shoulder niya rin. Matagal na yun. Tapos hindi namin pinabayaan yan. Takatitinyum yung shoulder niya. Tapos ngayon na naman daw, may iba na naman daw injury daw. Parang nahihiya na daw siya kasi parang malaki na daw yung gastos. Tapos magpo-promote daw na malaki. Tapos baka hindi niya makuha yung panalo. This is doubting na... Sabi ko nga, kaya nga, nandito kami. Pakinggan nyo kami. Pakinggan mo kami, Christian. May tinatawag tayong specialista. May tinatawag tayong doktor. May mga rehab doctors tayo. Sports science. And kung ano pa dyan yung mga siyensa o paano magka-recover yung injury meron yan. Hindi lang natin napapractice. Kasi hindi lang natin alam. Pero alam ko meron yan. Kaya yun, na-convince namin siya na pa-doktor kami, nagpa-rehab kami. Tapos yun, swerte rin pagka fight day is condition na talaga, fully condition talaga yung niya. Katawang wala, no injuries, tama sa training. Ayun, nakuha niya talaga yung parang sa kanya nga talaga. Para talaga sa kanya. Hindi para sa iyo. Kasi yung mga eliminator niya, konti-konti na lang talaga eh. Konti-konti na talaga, mapapanalo niya eh. Pero bakit ganun? So, meron talaga may purpose talaga lahat.